So yung guys, what's up sa inyo? Yan, magandang araw. So ang gagawin natin ngayon guys ay i-upgrade natin itong hub na thread type. Yan. Pabalta natin ang hubs yan. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano i-upgrade yung thread type to kasi type. So bago tayo magsimula guys, kung bago ka pa lang sa yung channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button. So guys, simulan na natin. Yung guys, ito na yung hub na thread type. So gagawin natin, papalitan natin siya ng kasit ngayon. Yan. So titingnan natin yung hubs na pamalit natin. Yan. Yan. Ito na yung hubs na pamalit natin, guys. Ito may brand na Labiche. Yan, yan yung brand niyan. Hindi ko lang alam, guys, kung magkano to kasi pinagawa lang sa atin to. So wala tayong idea kung magkano bilhin niya rito. Yan. So ito yung kasit. Yan. Ito yung kasit hub. Ang pinagkaiba nila, yung thread guys, ito ay naka-thread doon sa thread hubs ito. Yan, ito yung thread. Thread hubs yan. Then ito naman yung kasit. So ano nga bang kailangan nyo rito? Unang-una, pag nagpalit kayo ng hubs na kasit, bibili rin kayo ng sprocket o cogs na kasit. Kasit type. So ito yung kasit types na sprocket natin. Yan, ito yung ipapalit natin. Yan. Ito. Ito yung kailangan. Kapag nag-upgrade kayo ng kasit type na hubs. Yan. Kasi itong hubs na to, dito siya compatible sa kasit type din na sprocket. Yan. So, kita nyo wala siyang thread. Do, disalpak lang siya. Kaya, compatible siya rito sa kasit type na hubs. Yan. Pangalawa, kailangan nyo bilhin. Halimbawa, yung rim nyo, 32 holes. Dapat yung hub nyo, 32 holes din yung bilhin nyo. So, ano nga ba yung 32 holes? O ano ba yung holes? Ito yung holes, guys. Yung butas na yan. So, bibilangin nyo yan ngayon kung ilang butas yan. Yan, tulad nito. Bilangin natin to. Pero, para di na tayo magbilang nito, guys. May diskarte dyan. Dito natin siya titingnan sa box. Yan. Balik natin. Yan. Titingnan natin nakasulat dito sa hubs ko anong holes, ilang holes to. Okay. So ayun. Wala nakasulat ata. Yan, wala siya nakasulat, guys. Kung ilang holes 'yan. Titingnan natin dito sa hubs kung may nakasulat ba. Wala rin. Wala rin nakasulat. Yan lang nakasulat. Yan, MTB, thin speed to 11 speed. So, ibig sabihin, pwede dyan ang thin tsaka 11 speed. Yan yung nakasulat, 4 pauls. So, ibig sabihin, 4 lang ang pauls nito. Yung pauls na yun, guys, yun yung tumutunog yan. Yan, naririnig nyo. Yun yung pauls. So, wala nakasulat kung ilang holes siya. So, no choice tayo, bilangin natin yan. Simula tayo rito sa yan. Isa, lalagyan natin siya ng tanda. Okay, lagyan, na siya, lagyan natin siya ng tanda guys para hindi tayo malito. Yan, lagyan natin siya ng tanda dyan. Yan, dito tayo magsimula magbilang. So, isa na to. Paikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ibig sabihin guys, 16, ibig sabihin ito, 32 holes yung hubs na to. So, ibig sabihin, compatible siya rito sa rim na papalta natin. Kasi itong rim na to guys, yan, 32 holes yan. So, ibig sabihin, wala siyang problema. Pangalawa, kailangan nyo rin bilhin na hubs ay ito, bolt type. Yan. Kasi yung hubs na pagpapalitan natin ay bolt. So, ibig sabihin yung rotor na yun, pwede natin gamitin dito sa hubs na to. Kasi bolt type din to. So, iisa lang sila. So, ayun guys. Palitan na natin to. Kalasin natin to rise nito. Tapos, isi-series natin ulit siya ng panibago. So, hindi na natin kailangan to rayos na to guys kasi bumili siya ng bagong rayos. Yan, ito yung bagong rayos. Yan.
Ayun guys, hindi na natin kailangan itong rice na to kasi may panibagong rice na tayo, no? Yan, ito yung rice na nabili. Yan. Ito yung sukat niyan. 14G yan by 270. So, ibig sabihin ng 270 yan yung haba. Din itong 14, yung taba ng rayos. Yan yung taba nito. Yan yung 14. So, kapag bumili kayo ng rayos, sasabihin nyo dun sa, halimbawa, sa shop, bumili kayo sa shop, sasabihin nyo pang 27. Kung 27 yung sukat ng wellsit ninyo. Halimbawa, kapag ang sukat ng wellsit nyo ay 26 o 29, yun yung sasabihin nyo sa shop. Halimbawa, bibili kayo, sabihin nyo, bibili kayo ng rayos na pang 27. So, o kaya pang 26, pang 26 naman yung wellsit ninyo. So, pasensya na kayo guys, nabubulol tayo. Yan, hingal-hingal pa kasi tayo kasi may ginawa tayo kanina. So, ibig sabihin guys, yung seat na to, yan, goods yan. So, yung bumili nito, medyo natimrihan na natin siya nung bumili siya ng wellsit. Tsaka rayos. Kaya, wala tayong magiging problema rito. So, bumili rin siya ng tire. Rin tip ng tire yan guys para iwas flat, iwas butas yan. So mamaya isasapin natin dito sa gulong yan, dito natin ilalagay sa loob ng gulong yan. So yun guys, medyo na parami-rami na kwentuhan natin, simulan na natin baklasin ang wheelset nito para mapalitan na natin siya ng kasi type na hubs. So yung wheelset na to guys ay galing dito sa 2 team na to. Yan yung 2 team. Yan, bagong-bago yan guys. Kaso medyo masilan yung mayari kaya ginawa yung upgrade agad. Pero tama yung kombinasyon niya guys ha. Una niya pinaltan yung hubs. Saka mamaya papalitan din natin ang drivetrain yan. Yan, may kasama rin mga itong crank na to. Gagawin natin mamaya na one by yan. Papalitan natin siya ng Sagmit brand. Tapos na one by. Yan, papalitan natin yan mamaya. Simulan na natin. Then guys, kakalasin na natin itong sprocket nito tsaka yung rotor para makalas na natin yung rayos. Yan. Sa pagkalas nito guys, ay gamit tayo ng sprocket remover tools. Kapasok lang natin yan dyan. Tapos gamit tayo ng 24mm na open rings. Tapos dinan lang natin yung pababa. Yan, so tanggal agad. Ganun lang siya kasimple guys. Okay. Ito yung pinagkaiba nila. Yan. Ito, bitrate. So pinagkaiba nila dun sa kasit. Ito naman yung kasit cogs. Diba, laki na pinagkaiba. Ito, diesel pack. Ito, detrade. Kaya kapag nagpalit kayo ng ganito, huwag nyo kalimutang bumili ng panibagong kasit type na sprocket. Kasi hindi pwede ito isel pack sa kasit kasi detrade siya. Hindi siya kupatid mo doon. Hindi rin papasok yan. So, ito rin yung pinagkaiba nila. Pinagkaiba ng hubs. Yan. Diba, layo na pinagkaiba nila. Ito, detrade. Diesel pack lang din to. Okay. Kaya na kalasin na natin 'to. Tanggalin na rin natin 'tong rotor na 'to. Tanggalan natin siya. Tanggalin na rin natin itong gulong. Pasingawin na natin ito. Tanggalin muna natin itong ilaw-ilaw na ito.
Yung guys, tanggalin na natin itong gulong para wala sa gabal. Okay, nagdala siya. Lagyan natin siya sa tabi yan. Tapos tanggalin din natin itong pinakang yung red tip na to. Pinakasabi niya. Okay. So, nagdala siya. Tapos gagawin natin, lulugan na natin itong mga rayos. Tatanggalin na natin yan. Gamit tayo dyan ng spoke rinse. Piliin natin dyan yung 410. Yan, ito yung 410. Piliin natin yung 410 dyan. Guys, ito pa rin yung rim na gagamitin natin na kasi wala namang problema dito sa rim. Ito lang yung in-upgrade niya. Pinalitan niya lang ng cassette type yung apps niya. Yung rim pa rin niya na gagamitin natin mamaya. So yun guys, tapos na natin siyang tanggalin. Gagawin natin, papalitan na natin siya ng bago. Isi-series na natin yung cassette type na apps. Okay. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video natin dito sa apps na to. Yan, abangan nyo yung part 2. Doon sa part 2, ituturo ko rin yung kung paano i-series yung rayos dito sa app at kung paano din i-series yung rayos naman doon sa rim. Yan dito. Kung paano asimbulin tong rayos dito sa rim. So abangan nyo yan. So yun lang guys, maraming salamat.